Namahagi ng tulo ang Office of the Vice President sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng pagbaha sa San Pedro, Laguna. May ilan naman na hindi nakadalaw sa semeteryo dahil lubog pa rin sa baha ang maraming lugar doon. Si Daniel Manalastas sa report. Rise and shine, Daniel. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang barangay sa San Pedro, Laguna. Katulad na lang sa Barangay Landayan, kung saan inirereklamo ng ilang residente ang sirang kalsada na ito. Wala muna anila silang panahon para bumisita sa sementeryo. Sana po magawa na lang po ng paraan para kahit papaano po madaanan kasi malaking perwisyo po eh. Wala po muna. Oho, hindi makapunta kasi nga unahin na lang muna namin yung sarili namin dito. Sa evacuation center naman, hiling ng mga bakwit ay gamot para sa mga bata. Sapat naman daw dito ang pagkain at tubig. Hindi po namin alam kasi may tubig pa po sa bahay namin eh. Ayon sa City Social Welfare ng San Pedro, halos nasa 300 pamilya pa ang nasa evacuation centers na kung saan 6 na barangay pa ang lubhang naapektuhan. Marami po ang may malalaking puso na nagbibigay po at nagpupunta po, nagpapakain sa atin pong mga evacuees. Pero kung mapupunan nyo, ang karamihan pong sinasabi nila ay yun pong taas ng putek. Tinanggap ng lokal na pamahalaan ng San Pedro ang hatid na tulong ng opisina ni Vice President Sara Duterte. 100 sako ng bigas ang hatid na tulong ng OVP. Ito pong kanyang 100 kabans na ito ay talagang sisiguraduhin po ng ating city government sa pangunguna po ni Mayor Art Mercado na makakarating po bawat butil niyan sa mga alam po natin na nangangailangan. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.